Sa totoo lang, sa dami ng pera sa gobyerno ay tila ba kapag mali ang napaupo sa posisyon ay nasisilawan nga sa kaban ng bayan at makakalimutan na lamang sinumpaan nilang tungkulin para sa mamamayan. Kaya naman sa sitwasyon natin ngayon ay wala talaga makakapagsabi na maganda ang pamumuhay sa bayan natin ngayon dahil tila ba hindi natin maramdaman na maigobyerno tayo ngayon, lalo na patuloy ang pagpapahirap ng ilan sa pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayan sa hindi makontrol ng pamahalaan ang pagtaas presyo ng mga pangunahing pilihin sa merkado at mga pangailangan tulad ng tubig at kuryente. Kaya naman, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi, hirap kami ngayon. At bago tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ipapalita. By the way, here's your Chikabe updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Pag-usapan na natin ngayon ang isang katotohanan na malaking sampal sa administrasyon ng gobyernong ito. Yung pinagmamalaki na bayan babangon muli. O kaya yung bangon Pilipinas. Walang magugutom na Pilipino sa bangon Pilipinas. Yam-yam mo diha. Anong walang magugutom? Ito, sa headlines ng Philippine Star ngayon, 46% of Pinoy families feel poor, SWS. So, every quarter, ang mga different polling agencies, SWS, Okta, Publicos, ano pa yung isa, sinosurvey nila yung mga Pilipino, ano ang tingin nila sa kanilang sarili. So, yung isang category is poor, borderline poor, and not poor. So, itong first quarter of 2024, March 21 to 25, yun ang period of survey, halos 1 out of 2 families rated themselves poor. So, 46%. Yung December of 2023, yung last quarter of 2023, halos ganito rin ang result. 47% ang nag-rate sa kanilang pamilya as poor. So, matindi. Ano ang ibig sabihin nito? Umaasinso ba ang bayang Pilipinas na halos kalahati ng pamilyang Pilipino ay tingin nila pobreng-pobre sila? Kung minsan pinagmamayabang ng administrasyon na ang Pilipinas daw isa sa mga fastest growing economy sa Asia. Siguro nga. No question about that. Kasi features yan eh. Kaya lang yung economy na sinasabi nila, hindi inclusive. Ibig sabihin, para lang yan sa mga may negosyo. Kasi, o kaya may trabaho. Paano yung walang trabaho? Paano yung mga kawawang farmers, fishermen, laborers. Kahit anong increase ng economic growth, hindi dama ng mga nasa laylayan yung economic growth na sinasabi. Kasi very consistent kahit yung Pulse Asia, halos ganito rin yung result ng survey. Nasa halos kalahati ng Pilipino nagsasabi na pobre pa rin sila. Ganon din yung hunger. Another survey na ganyan. Binabantayan ko ito kasi tinitignan ko nga kung
kumusta na. Kasi kung maganda sana kung ang mga resulta is pababa ng pababa yung nagsasabi na hindi na sila pobre, hindi na sila masyadong nagugutom, ang ganda nun. Eh ngayon, wala eh. Halos parihas. Walang pagbabago. That's no change. Nasaan na yung pangako? Anong mga pangako noon na bayan babangon muli, magkakaroon ng trabaho, iwasan natin ang gutom, ang bigas maging 20 pesos per kilo na lang ang ang daming pangako na napapako. Okay, so may nagtanong sa akin kanina na subscriber. Kumusta na ang Talaantig Tribe? Yung bang nasimulan nating programa na 10 City? Ang latest na update ko sa inyo, mga early February, sabi ko, maganda na ang kalagayan. Hindi na sila nagugutom. Kasi, yung sayuti nila, everyday nag-harvest, everyday nagbebenta doon sa Kadiwa store nila sa tabi ng highway. 5 pesos per kilo ang sayote, maraming bumibili, di may pambili sila ng bigas. Kaya tuwan-tuwa ako nung mga first week of February dahil nakakabenta na eh. Kaya lang, ito na ang problema. El Nino. Tatlong buwan na po na walang ulan. Hindi lang doon sa Talaantig, halos buong bansa. Diba nagkakaroon na tayo ng crisis sa heat index, 46 degrees centigrade na ata sa Metro Manila, sa iba't ibang lugar nasa 40 degrees na ang init dahil walang ulan. So apektado ang yung tinutulungan nating Talaantig Tribe, yung 10th City, yung tatlong buwan na wala ng ulan, ay yung sayuti nila, halos hindi na rin makabunga. Kung makabunga man, maliliit, hindi na low quality na na ibenta. Kaya, sabi ko doon sa aking kaibigan, na hirap na hirap na ang mga Talaantig na tinutulungan natin. Nakakalungkot. So ang ginagawa na lang namin ngayon, dahil ito, yung sweldo natin sa YouTube, pantulong man yun, bumibili tayo ng bigas per week at nagbibigay sa kanila ng rice subsidy per week. Para lang, kahit panlugaw-lugaw lang. At kahapon, may subscriber ako sa California. Ma'am Teresa Tanyag, salamat sa iyong tulong. Nagpadala siya ng 10,000 pesos para idagdag sa ating sweldo sa YouTube, pambili ng bigas. So, madadagdagan yung rice subsidy. Ngayon, itong next Saturday, magiging 4 kilos of rice per family per week nang maibigay. Kasi, nung nag-umpisa tayong magbigay ng rice subsidy, 2 kilograms per week per family lang. Para may malugaw-lugaw ba? But ngayon, dahil nagpadala si Ma'am Teresa Tanyag, di 4 kilos, di madadagdagan ang ilugaw nila. So, ayun, sigurado, gutom na naman sa Talaantig 10th City dahil sa El Nino. But, pag once nga nag-ulan, hopefully mag-ulan, middle of May, yun, makakabunga ulit ang sayuti nila, yun, babalik sa dati. Hindi na sila magugutom. Basta, ang katotohanan, marami ang pobre sa kababayan natin na I don't know kung makarelate itong mga nasa matataas na posisyon sa gobyerno ngayon. Yung nasa Malacañang, nasa Congress, Senado, na billions of pesos ang hinahawak ang pondo, na saan napupunta, may biyahe ng biyahe sa abroad, billions of pesos, pera ng taong bayan, nila para daw makahikayat ng mamumuho ng dayuhan, wala man, hindi man nadadagdagan ang trabaho, nababawasan pa
Philippine Statistics Authority na data, early this year, January, nawalan ng 1.4 million jobs. O, madadagdagan pa yan dahil, yun, nag-graduate na yung mga college graduate. Kung ilang million yan, di, madadagdagan ang mawawalan ng trabaho kasi ang kondisyon sa ating bansa hindi po conducive for foreign o local investment dahil ang daming rikititos, ibang red tape. Ang hirap kumuha ng business permit. Ang tagal. Na pati ang German ambassador, wala na, nagreklamo na. Red tape ang nangyayari. So, we want red carpet, not red tape. Ano yung red carpet? Yung pag may mamuhunan na talagang pabilisin sana yung welcome na welcome, hindi na mahirapan para mamuhunan yung gustong mamuhunan. Eh, anong nangyari? Pasikot-sikot ng gobyerno natin na grabe. So yun ang dapat asikasuhin ng gobyernong ito bago biyahe ng biyahe na wala nang poros pledges lang. Grabing mga press release ng PCO. $4 billion investment pledges ang nakuha ng Pangulong Marcos. Yaw-yaw mo diha. Wala mang nangyayari ito. O kung magdadalawang taon ng Pangulo, eh di, nabawasan sana yung pobre. Eh tumataas ang pobre, tumataas ang bilang ng nagugutom. Sana makonsensya naman ang nasa palasyo. Gusto ko kayong bigyan ng update tungkol sa kampanya ng ating Armed Forces of the Philippines laban sa mga terorista sa Maguindanao del Sur. Okay, nung isang araw lang, may dalawang magkasunod na inkwentro na naganap sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Nangyari ang inkwentro alas 7:30 ng umaga. Mga First Scout Ranger Company, First Scout Ranger Battalion, ang nakasagupan nila mga terorista na nasama sa grupo Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters, BIFF. Ito pong BIFF, ito po yung breakaway faction ng MILF. Ang MILF, wala na, nasa panig na ng gobyerno. Meron na tayong peace agreement sa kanila, kaya tahimik na. Ito na lang, mga ilan-ilang membro ng BIFF ang naiwan dyan sa Maguindanao na nanggugulo. Plus yung kakaunting sakop na lang ng Mauti ISIS group. So, nangyari ang inkwentro alas 7:30 ng umaga. Then, nag-withdraw. Itong mga BIFF ay mayroong blocking force ng mga rangers. Kaya pagdating ng alas 11:30, another encuentro nangyari sa bayan ng Dato, isang bayan ito. Dato, basta Saudi Ampatuan pa rin, Maguindanao del Sur. So itong magkasunod na inkwentro between mga Scout Rangers at mga BIFF, nagresulta po ng 7 ang namatay sa BIFF. And then sa ating mga sundalo, 7 ang sugatan. So, salamat naman sa Diyos at walang nalagasan ng buhay sa ating mga kasundaluhan. At merong 5 high-powered firearms na nasamsam. Okay, nakalagay dito yung mga casualties o mga wounded personnel natin. Hindi ko na lang banggitin ang mga pangalan ng sundalo. Isang teniente opisyal, may sugat dito sa leg, shrapnel. Isang sarhento, shrapnel din sa ulo at saka kamay. Isang private first class, dumudugo ang tenga dahil sa
grabing putukan na eardrum damage. Siguro naputukan sila ng M203 grenade launcher, something like that. Malakas ang putok. Sino pa? Isang private first class, natamaan siya sa paa at kamay. So, hindi masyado. And then, isang private, shrapnel dito sa kamay. And then, isang staff sergeant, gunshot wound sa left leg. And then, isang private first class, gunshot wound sa left shoulder. So, pito lahat ang sugatan sa ating tropa. And then, sa kalaban, pito body count na iwan ang bangkay. Hindi nadala kasi usually yan, pag mamatayan ang mga rebelde, kinukuha nila yung bangkay ng kanilang kasaman. But dito, wala na silang panahon na kunin ang bangkay, kaya body count, tinatawag. So, may naiwan ding limang matataas na kalibre ng armas, isang R4. To mga bagong modelo ito ng baril. R4, tatlong M16 rifles, yung Armalite, at isang M14 rifle. Okay. So, yung mga sugatan nating makasundaluhan, na-i-back kaagad. Kasi marami na po tayong air assets ngayon, mga helicopters. Once na na-encuentro itong ating masundalo, nandyan na ang mga air assets natin, either tutulong yung close air support na tinatawag. Yung pwedeng magpaputok ang mga helicopters natin, tulungan ang ground troops. Then may mga transportation helicopters din natin na mag-evacuate sa mga nasugatan. Kaya ligtas ang ating mga kasundaluhan. Okay, so malala ko, February or March, early March, the same, itong mga scout rangers na ito, na inkwentro ulit sa Lanao del Sur, sa municipality of Maguing, may anim na Mauti ISIS na terorista ang nadali. So, congratulations sa mga ito. Pinadala sa akin yung mga pictures, kaya lang hindi ko pwedeng pakita. Nakaka-rimarim yung bangkay ng mga pitong terorista na nalagutan ng hininga. So, magagaling talaga ang mga scout rangers. They're the best mga combatants ng Philippine Army. Of course, kasama rin yung mga special forces. Okay, sa isang dako naman, ito naman, surrender. Anim na teroristang NPA nag-surrender sa Northern Mindanao, sa Bukidnon. So ito, may press release ng 4th Infantry Division, yung 8th Infantry Battalion under ng 403rd Infantry Brigade na nakabase sa Impasugong Bukidnon, they were able to negotiate peaceful surrender of 6 NPAs at dala ang kanilang mga armas. So this is a very good sign. Maalala nyo, last year pumutok yung decision ng administrasyong ito na makipag peace talks ulit sa mga communist at maraming umalma. Hindi lang mga men and women in uniform, active and retired. Talagang maraming nadismaya. Kundi mga civilians. So, ngayon, Abril na, magmamayo na. Nasaan ang peace talks? Diba? Wala na. Tahimik na. Salamat naman at ang administrasyong ito siguro, nakita nila ang kanilang pagkakamali. Bakit ka pa makipag-peace talks sa isang grupo na mahinang-mahina na? Kaya ang ginagawa ng armed forces, talagang habang hindi pa nasimulan yung peace talks, ito, operate sila ng operate. Masisipag ang naging epekto ng sisimulan sa ng peace talks,
yung pagkadismaya ng ating mga kasundaluhan, yung aktiba, ibinuhos nila, sipag nila na sa combat operation, hanapin kung nasaan yung mga remaining na rebelde, para tapusin na. Kaya dito rin sa Bukidnon, nangyari yung December 25, Christmas na Christmas last year, nagkaroon ng encuentro, ilan ba yung patay? 11 ata. Grabe. So, dahil sa massive na combat operations ng ating mga kasundaluhan, marami na ang hirap na hirap. Yung mangilan-ilan na lang na naiwang teroristang NPA, hirap na hirap na, hindi sila makapahinga dahil hindi humihinto yung no let up ang combat operation. So dahil hirap na hirap na sa bundok, marami na ang nagsosurrender. Kaya ito, pinakalaytes, kahapon lang din itong nagsurrender na anim, tinanggap. O, di, yun ang mas maganda. Yung local pistols, apply pressure. O, pag hirap na, mag-surrender, tanggapin natin. O, di ganun pa rin. Hindi yung pistols na, kasi kalokohan yung pistols. Yung mga National Democratic Front, lulukuhin lang na tayo dyan. Oh. Anong mga demands nila? Ipaabulis ang NTFLK, ipa-release ang mga prisoners, mga communist leaders nga nakapreso. Ano pa? Ipawalang visa ang anti-terror law, kung ano-ano pang mga... Ano. So, at least na himasmasan, naliwanagan ang administrasyon PBBM na ito at ngayon tahimik na, wala na ang pistok. Salamat naman. So, congratulations sa 8th Infantry Battalion sa Bukidnon. Alam ko itong area na ito, palagi kong napapasyalan. Kilala ko yung battalion commander. And ang mga rangers na nakainkwentro sa mga teroristang BIFF. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Pag-usapan naman natin ngayon tungkol sa International Criminal Court. Yung sinasagaw nilang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na walang pakialam ang ICC, wala silang jurisdictions dito sa ating bansa. At hindi magko-cooperate ang Philippine government sa gagawin nilang investigasyon. Kaya lang ito, may nakakabahalang developments na parang lumalabas, hindi kapani-paniwala ang sinasabi ng Pangulo. Taliwas sa nangyayari sa ground. Kasi nasimulan ng investigation at may na-involve na 50 PNP officers. Ito po ang Philippine Star na headlines ngayon. Ah, basahin ko ha. ICC talk to 50 PNP members on drug war. Meron na PNP officers. Kinausap na, nakunan na ng statements. Nako, delikado. Kasi kung magpunta dito ang ICC, at wala silang ma-involve na government officials, including na sa PNP, wala. Sino lang makausap nila? Yung mga biktima, mga human rights group, sina Leila Dilima, sina Hontivero, bali wala yun. Kasi one-sided. Ito, PNP members na ang nakausap. Nagbigay na ng pahayag, delikado na yan. So, sino ang nag-reveal ng impormasyon na meron ng 50 PNP members? Okay. Walang iba kundi si former Senator Trillanes. Basahin ko yung kanyang statement ha. The ICC investigators have already directly communicated with more than 50 active and former PNP officials regarding their being implicated
in the Crimes Against Humanity case of Rodrigo Duterte. Yan po ang post ni Trillanes sa X, o yung dating Twitter. Okay, itong si Trillanes, alam na natin na mortal na kalaban ni PRRD. Kasi, noong kailang election yun, 2016, gusto nitong si Trillanes na siya maging running mate ni then-Mayor Duterte. Eh, hindi na pagbigyan. Si Alan Peter Cayetano ang naging running mate. Mula noon, wala na. So, dati, bumibilib itong si Trillanes kay PRRD kasi gusto maging running mate as vice president. Eh, dahil hindi na pagbigyan na tumakbo silang dalawa, yan na. Palagi nang kinokontra ni Trillanes si PRRD. So, ito, parang lumalabas na galit lang si Trillanes kay PRRD. Kaya lang, itong paliwanag niya, it makes sense. Okay? Parang malapit sa katotohanan kasi credible sources yung sinasabi ni Trillanes na nagsabi sa kanya. Okay. Una, yung PNP. Ayaw i-deny, hindi nila i-confirm or i-deny nung tinanong sila ng media. Iba ang sagot ni Colonel Jane Pajardo. Ano daw lang sila. Kanang, to me, parang may iniiwasan. Ano? Ayaw nilang maipit sa ano. Kung hindi totoo, di siya, no. Hindi yan totoo. Categorical denial sana. Hindi. Ano ba yung... Okay, ito. Hindi kinontra ng PNP. Next, sabi ni Trillanes, pag hindi mag-cooperate yung mga police officials na yan, active and former, nako, delikado sila maapektuhan ang kanilang ano, their status. Ito ang sabi ni, ito ang effect pag hindi sila mag-cooperate. Their status would be elevated to being suspects and therefore would result to travel restrictions initially and eventually arrest via Interpol. Parang blackmail o tinakot itong mga PNP officers na ito pag hindi mag-cooperate, hindi magbigay ng statement tungkol sa kaso, eh, may sama silang suspects. Tapos mamaya, hindi na makapag-travel, then mamaya, baka maisama sila sa warrant of arrest. Kaya it makes sense. Marunong ang diskarte ng ICC kung ganun ang nangyari. Kaya ako, opinion ko lang ito, analysis ko, posible ito para yung PNP officer na yun na parang na nasasangkot, eh, nagsalita na lang, parang naging witness na lang siya, something like that. So, ano kaya mangyari nito? Baka mamaya, magising na lang na tayo sa susunod na mga araw, buwan, na mayroon ng warrant of arrest laban kay PRRD. So, ano ngayon? Yung palaging sinasabi ng Pangulo, we will not cooperate. Maaasahan ba natin yung ganong assurance ng Pangulo na hindi mag-cooperate kung may warrant of arrest na? Kasi kung hindi mag-cooperate, maganda. Kasi sino ang mag-implement yung warrant of arrest? Example, sa Russia, meron ng warrant of arrest si President Putin galing sa ICC. E ano ngayon? Sinong mag-aresto kay President Putin sa Russia? So, wala. Kasi wala namang police power, wala namang tauhan ng ICC. Papel lang yun. O, pagdating ngayon dito sa Pilipinas, may warrant of arrest na si PRRD. Kung hindi talaga mag-cooperate ang PBBM government, baliwala yung papel na yan. Eh, papaano? Kung ang presidente sabihan ng mas makapangyarihan sa kanya na, paresto mo yan! Yes, ma'am. Nako, wala na.
Kasi, alam naman natin lahat, may mas powerful pa sa presidente. Sino yon? Alam nyo na. Hindi ko na. Eh kung, ano, yung bad shot ako, sila yan sa akin. Bad shot sila. Pares to mo. Sige, pares to. Wala na. Kawawa ang ating Tatay Digong na he served well, one of the best presidents. So, yun po ang ano, isa pa. Dito sa, ito, sought for comment, PNP Chief Information Officer Colonel Fajardo did not confirm or deny that ICC probers have talked with some police officers. Bakit? May tinatago. Alam ko yan dahil naging spokesman din ako na, ng army sa Mindanao. Pag may ganyang ayaw, ano na lang, mga ganito. Hindi moderitsong ano. So, may itinatago. Sabi lang niya na the PNP is aware of the investigations related to the under... Medyo patapsing yung sagot. Alam ko na yon. Okay, ito pa. Sa extra judicial killings naman ngayon. Ang US, ano ito? US Department of State. Anong report nila? They have found that extra judicial killings remained a serious problem in the Philippines and there were no significant changes in the country's human rights situation. Okay? Anong ibig sabihin nito? Yung ipinagmamalaki ng PBBM admin na mas effective yung drug war campaign nila ngayon. Kasi less bloody daw. Halos walang nawakan. Lalo na yung ano, yung pagkahuli nila ng initially 2 tons na shabu, mamaya palpak ang presentation, naging 1.4 na lang, nakakaya. Ay, wala daw namatay. Yan daw ang maganda dahil walang namamatay. Takot silang... ayaw nilang masaktan ang mga drug lords, drug pushers. Ano ngayon? Ito, sinasabi ng US State Department, walang pagbabago. Nandyan pa rin. Di, pahiya sila. So, sana... ang ating dating Pangulong Duterte, makaretire siya ng maayos at hindi na siya maghirap pa dito sa ICC. Pag aarestuhin siya, ang aaresto mismo sa kanya, AFP and PNP, nako, ano yan, mainit yan. I don't know what will happen. Kasi maraming nagmamahal na mga Pilipino kay PRRD. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol sa ating minamahal na DG Bantag. Kumusta na yung manhunt operations ng law enforcement agency sa kanya? Ito, sa headline news ng Manila Times, nakakatakot, nakakaalarma ang title. Ganito, arrest of former prison chief just a matter of time. Nako, pag sinabing just a matter of time, di ba, sandali na lang yan. kung may, ba't ang tagal? May pinapagawa ba? O may, ano, nasaan na yung kwan? Hindi, sandali na lang. Nandyan na. Di ba, malapit na. So, sa isang palace briefing, ang spokesman ng DOJ, si Attorney Clavano. Tama ba yun? Yeah. Attorney Clavano, tinanong siya ng mga media. Medyo naiinip na rin ang mga media kasi patok na istorya yan. 2 years ago? Dalawang taon na. Mula nung na-issue yung warrant of arrest ng ating DG Bantag, bakit wala pa?
ganyan ang ano na ngayon, perception ng hindi lang media kundi yung taong bayan. So, ang sagot ng DOJ, ganito. Pakinggan nyo ha, himay-himay natin. We have a general idea already of his whereabouts. So, it's just a matter of time. Nako, baka delikado na po si DJ Bantag. Again, with these things, we just have to stay patient. Kasi wala na, naubusan na po ng pasensya ang mga media na nagko-cover sa Malacanang. The wheels of justice, they grind slowly, but they grind very finely. So we just have to stay patient. Ah, ang galing naman sumagot nitong si Attorney Clavano. In fairness, ano? Kaya lang, ako, naging spokesman din ako sa Mindanao, ang Philippine Army. May mga may mga paraan ng pagsagot. If I may summarize itong sagot ni Attorney Clavano, although maganda ang dating, ano yan, palusot. Yung, we have a general idea of his whereabouts. So, general location. So, saan? Example lang ha, hindi ko alam kung saan nagtatago. Dapat si DJ Bantag lang ang nakakaalam plus very few people. Yung malapit na malapit sa kanya. Example, general idea, general location. Diyan siya sa Cordillera Administrative Region. Ilang probinsya ang Cordillera? Abra, Mountain Province, Benguet, Kalinga, Apayao. Ano ba ba? Ang luwang yan. And then, karamihan yan, mountainous. Anako. So, yan ang general idea of his whereabouts. And it's just a matter of time. So, kung ang paniniwala ng law enforcement at nasa Cordillera nagtatago si DJ Bantag, how soon, gaano kadali o gaano kahirap na arestuhin siya? Mabundok na lugar, Cordillera Administrative Region. Nako, ako, experience ko yan, yung Tiniente Kapitan pa ako. Maghanap kami ng mga NPA, rebelde, ano? Wala naman silang warrant of arrest, but the fact na nag-rebelde sila, eh di kalaban nila ang gobyerno. So, hanapin namin. So, unang destino ko is Caraga Region. Hindi naman matataas ang bundok sa Caraga Region. Masukal lang, forested. Marami pang mga kahoyan dyan. Nako, ang hirap maghanap ng NPA. Nasubukan ko. Ilang buwan kami na combat operation. Hanap ng hanap. Wala kaming mahanap. Bakit? Yung concept ng mga NPA at yung mga tao, yung masa, parang river and water lily. So, nandun yung river, may water lily na makapal. Dadaan yung bangka, kami yung bangka. So, pagdaan namin, yung water lily, gaganon lang yan. Tatabi, kasi nandyan na yung bangka. Pag alis ng bangka, babalik yung water lily. Ganon yun. Na nadadaanan na namin pala, nakakausap namin, nakikita namin yung mga NPA. Kaya lang hindi namin alam na NPA. Kasi ang mga masa, hindi rin sila nagsasabi. So, blind kami. So, ganyan kahirap maghanap ng isang nagtatago sa isang lugar na wala kang suporta.
So, in the case of DG Bantag, palagay ko, mahihirapan sila kasi marunong. Alam mo, sundalo yan. Marines yan si DG Bantag. Tapos, being an igurot, sanay yan sa hirap, sanay sa bundok. Hindi katulad ni ex-congressman Teves na living comfortably pa golf-golf sa Timor-Leste. O di, naaristo siya. O, si DG Bantag. I'm sure, marunong yan. Nagtatago yan sa isang lugar na mahirap puntahan. Hindi siya living comfortably. What do I mean? Yung gadgets. Kasi kung gagamit siya ng electronic gadgets sa cellphone o tawag ng tawag, naka, madali siyang mamonitor. Kaya lang, dahil nasanay sa hirap, baka mamaya, hindi na siya gumagamit ng cellphone. So, messenger, tao na lang, sulat-sulat na lang, mga coded, ano, para ipaalam kung ano yung mga mensahe niya sa kanyang minamahal sa buhay. Ganun yun. Kaya, ako, good luck, DOJ o NBI, PNP, hindi naman sa parang ayoko nga, no? Hanapin ninyo and bring him to the court of justice. Kasi nagsabi naman si DG Bantag noon na kahit may warrant of arrest na siya, sinabi niya na bago may warrant of arrest, may condition siya kung si Secretary Remulla pa rin ang nandyan as DOJ, hindi ako magpapahuli ng buhay. Sinabi niya na yun. Kasi perception niya, paniniwala niya na hindi siya makakuha ng fair trial. So karapatan niya yun. Kaya tago siya ng tago. So ngayon, 2 years na, hindi pa siya mahanap-hanap. Eh di, galingan nila. Ako, sa aking experience, nahahanap lang namin, na-inkwentro namin, either nahuli ng buhay o na patay sa inkwentro, yung mga imping rebelde, once na may civilian, magsumbong. Pag may sumbong ng civilian, tapos sasamahan pa kami, yung mga encounters ko, nung tinyente pa ako, sumasama yung ginaguide kami ng mga civilian. Kasi, sabi ng isang kapitan ng barangay sa Agusan del Sur, Talapugun, pumunta. Sir, wala na. Nagsawa na kami. Hirap na kami sa mga MP. Nandun sila, ituturo ko para maalis ni sila sa amin. So, inassist ko kung totoo hindi, baka patibong. Kaya lang, I took the risk, naniwala sa kapitan, iginaid niya kami, nandun talaga yung mga NPA. O di, na-inkwentro namin, may nadali, may nahuli, ganun. So, ito, labanan ng intelligence. So, lumalabas, kulang na kulang ang intelligence, ang ating law enforcement agencies. Kahit may 2 million pesos reward na, pabuya kung sino makapagturo na saan si DG Bantag. Lumalabas, walang kumakagat sa 2 million. Sabi nga ng mga comments na nababasa ko noon, kahit gawin pa nilang 10 million, walang ano, yung mga cordillerans, ano? Kung in case lang, nandyan siya nagtatago sa cordillera, siguro mga 1% lang yung possibility na may cordillerans na magsusumbong kung nasaan siya. Kaya yan, hirap na hirap sila. So, good luck. It's just a matter of time. How long? Well, how soon? Baka yung in just a matter of time, hanggang 2020. Oh. Pag 2028 na at iba na ang nandyan sa poder, I believe, husang magpapakita si DG Bantag at harapin niya ang kaso niya sa korte. So, matago-tago ka. DG Bantag, meaning mabuhay kayo.
At tumali nga ito ng samad-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga rin din ng mga netizens sa naging issue nito. Hirap ng buhay talaga, lalo na sa NCR. Mahal ang mga bilihin at mahal ang mga upa sa bahay. Kayong mga SSS pensioners, hanggang ngayon, hindi pa ibinigay yung pangakong second tranche na 1,000. Malaking bagay sana pambili na maintenance. Hindi na malaman ng mga pensioners kanino makiusap dahil hindi naman kami members sa senior citizen pensioners. Mabuti pa yung time ni PRRT, binigay maaga yung 1,000 first tranche. Somebody mag-follow sana for the pensioners na senior citizens. Pumunta ka sa grocery, halos wala nang namimili. Marami ng shop ang nagsasara. Akala naman ng mga crony ni Marcos, pag naghirap ang mga Filipino, may negosyo pa sila. Dapat inaalagaan ng gobyerno at hindi inaabuso ng mga negosyante ang mga tao. Leave each other. Kapag nagkaroon ng tikman sa Pilipinas, ay mawawala tayo sa listahan sa mundo. Kaya huwag nang patagalin pa ang mga nangyayari sa bansa natin. Wala pang 2 taon ay ganito na ang sinasapit ng taong bayan. Kawawa tayo. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!